Hi, I'm AG. And I'm Trinket. Join us birding around where we live in BC Metro Manila. We'll be sharing with you some of the common birds you might encounter in green spaces in the cities where we live. Why don't we start here in our garden, AG? Okay, let's go. Come on. You might think that the city only has Eurasian tree sparrows or ETS. They are probably the most common bird you will see all over the city. The Maya, or Gurion, is highly associated with human settlements, relying heavily on humans for their food. Even if they are very common though, they are very entertaining to watch. Oh, yun, nagda-dust baiting? Isang technique yan to groom its feathers and get rid of parasites. Ang cute. Naliligo sa alikabok. The ETS is not the only bird that shares the city with us. Did you know that in Metro Manila alone, more than 250 kinds of birds have been reported? That's around one-third ng lahat ng bird species na mahahanap sa bansa natin. The city provides various habitats which support and attract different bird species, from private gardens, parks with many forests, riverside wetlands, and even the coastal areas, iba't ibang klaseng ibon ng mga. So, AJ, where do we start looking for birds? Eh, yung olive-back sunbird laging bumibisita dun sa mga bulaklak natin sa garden. Ayun! Oh, lalaki, male individual. Ang active nito mga maliliit na ibon na ito. Kumakanta-kanta pa talaga siya between sips of nectar. Very distinctive talaga yung kanyang long, thin, curved beak. No? Perfect for drinking nectar. Tapos minsan makikita mo may pollen pang nakadikit sa beak. Kaya pollinator rin siya. Pero kumakain din to ng ano, diba? Mga insects saka spiders, lalo na pag breeding season. Oh, yung female. The female lacks a metallic green black throat. All yellow lang yung kanyang underparts. Meron ako naririnig. Oo nga. Uy, black nape oriole, kiliawan. Ang ganda, black and yellow bird, no? Napaka-distinctive niya at napaka-distinctive ng call niya. May nahuli siyang caterpillar, oh. Oh, tapos binabangga niya dun sa sanga to remove the hairs. Para hindi siya mangati. Mm-hmm. Bukod sa insects, di ba kumakain rin to ng fruit? I think they're omnivores, right? So yung black nape oriole, that's my spark bird, no? So yung ibon na got me into birding. When I saw this first time many years ago, sabi ko sa sarili ko, wow, ang ganda ng ibon na yun. At na-discover ko ang birding at ang iba pa't ibang mga ibon sa Pilipinas. Ayan, no? Kinakain niya yung red fruit dun sa palm tree natin. Parang may iba pang ibon dun. Ayun, no? Oh. There's also a yellow-vented bulbul. Oh, may yellow-vented bulbul din. So yellow-vented bulbuls, they're probably the second most common bird in our backyard gardens. Siyempre, kumakain rin siya ng fruits, like nitong MacArthur palm, at minsan, nanguhuli rin siya ng mga insects. Yung mga to, gustong-gusto rin nilang naliligo sa garden natin, di ba? Sa mga bird baths natin. Oo, nag-set up tayo ng bird baths para pag summer days, pag mainit na mainit, yung mga yellow-vented bulbuls, ligo lang sila ng ligo. Nakakatuwa nga sila. Minsan isa lang, minsan ang dami-dami nila. And then you can see those yellow feathers dun sa may puwet nila, di ba? That's actually the vent and that's where they get their name. So, minsan, groups of yellow-vented bulbuls naliligo sa aming bird bath. I think the largest we got was around 20 birds at one time. Oy, oh, nandun rin yung pied fantail kasama ng yellow-vented bulbuls sa bird bath. Ating Philippine pied fantail or Maria Capra ay endemic sa Pilipinas. No? It's makikita lang siya dito sa atin and nowhere else in the world. Kaya siya tinawag na fantail, well, dahil yung kanyang buntot ay parang isang pamaypay, no? Or abaniko. Uy, oh, nakahuli siya ng pangaw. Talagang ano, fly catcher, no? Ang galing nilang manghuli ng insekto. Oh, may butterfly pa, oh. Isang yurima. Pinapagpagpagpag pa talaga niya. Yung Philippine pied fantail, siya naman yung spark bird ko. When I saw the pied fantail in our garden, hinanap ko talaga kung anong klaseng ibon siya kasi hindi siya maya. Tapos yun yung nag-start sa akin mag-birding. Pag bumalik siya sa bird bath, didigis ko po lang, ha? Sige, go. So very territorial yung ating pied fantail. It aggressively defends its territory, dive bombing dogs, cats, even humans. Oh, ayun, sinugod na nga niya. Yung collared kingfisher na nandun sa fence, so ina-atake niya.
Ang ganda talaga nitong collared kingfisher. So blue and white. And nakakatuwa siyang panuorin. Very distinctive rin. Sinugod siya. Very distinctive din yung call ng collared kingfisher. Kek. So yung kingfisher, it doesn't necessarily eat fish, no? Ito, kumakain siya ng insekto, I think some cicada, no? It also eats snails, tuko, palaka, and other small animals. Look at that large beak, no? Yan yung ginagamit niya panghuli ng mga prey items. Yeah, so kahit na walang tubig nearby, kung may area ka na maraming trees na nakakahanap siya ng pagkain niya, baka meron kang collared kingfisher doon. Uy, may brown shrike. Nandun sa blanket. Nice. So ang brown shrike, it's a migratory bird. No? It breeds in mainland Asia and escapes the cold winter there by spending half of the year here in the Philippines and in other tropical countries. Oo, kakarating lang nga niya a few weeks ago, start of September, and usually nandito siya hanggang end of May. So yung brown shrike, it's sometimes called butcher bird. In other words, matadero or mamumugot. No? It catches its prey, small animals like tuko, and impales it on thorns. Tinutusok niyan sa mga barbed wire, sa tinik ng mga kalamansi at rosas. Tapos minsan iniipon niya lahat yon, so it keeps a larder, a pantry of food as its stock, kaya butcher. So yan, no? Napakatalas ng kanyang beak. At yan yung ginagamit niya, no? Para madali siyang makapanghuli ng kanyang mga kinakain. Oh, may tinitignan siya sa baba. Baka may nakuhuli siya. Oh, naririnig mo yon? Pok. Ayun, it's coming from up there in the Nara tree outside. It's a coppersmith barbette. Ang ganda talaga. Red forehead, tapos may red necklace, tapos may green streaks, yung yellow breast niya. Very funky pattern, ang ganda-ganda niya. Oh, meron pang isa dun sa isa pang bare branch. Nara na naman. Even if these birds are very vocal, unless naka-perch siya sa open katulad niyan, minsan mahirap siyang hanapin. But because of their distinctive calls, yung kanyang pok, mas madali nating malaman na they're around. Tapos ang laki ng bill niya, no? Pinagdidig out niya yan ng nest hole sa tree, especially sa deadwood. So yan, katulad niya, no? May nest sa talisay. At pinapakain pa nung kanyang mga parents, binagyan ng bunga ng balete. So, para rin siyang woodpecker, no? Nagne-nest siya sa mga tree holes. So, marami tayong woodpeckers sa Pilipinas at meron din sa urban habitats. Ito yung ating Philippine pygmy woodpecker. No, yan, kitang-kita naman bakit woodpecker ang pangalan niya. Naghahanap siya madalas ng pagkain sa ilalim ng wood or ng bark. So, meron siyang sharp trilling call. Narinig niyo yan kanina? Yun, no? Tapos minsan, naririnig mo lang siya na kumakatok sa wood. Yan, no? Kahit ang nipis, ano? Huwag kayong mahihilo, ha? Do you want to try looking outside on the street? Baka may makita tayong mga ibang ibon. Sige, tara. Labas naman tayo. Uy, ayun, no? Meron ka agad zebra dog naglalakad sa sidewalk. Oh, may dumaan pang sasakyan. Hindi man siya umalis, ano? So yung zebra dove, it can often be seen walking on the ground or on the roofs of houses, foraging for small seeds or insects. Tapos gustong-gusto to, chill na chill sila, no? Kahit may dumadaan, kahit kotse, tao, aso, hindi sila lilipad madalas. They'll just walk away very quickly. Zebra doves, kasi meron siyang zebra stripes, no? Sa kanyang gilid, tsaka sa kanyang likod. Tapos meron rin siyang nice blue-gray face. At paminsan-minsan, maririnig mo yung kanyang tunog. Oh, yung parang kurukutok. Madalas maririnig mo yun sa umaga, di ba? Uy, may mga crested mayona doon sa taas ng electric pole. Oh, nice. Yung mga Martinez or Crested Myna, they were introduced during the Spanish colonial times. Pero naging naturalized na sila sa Pilipinas at makikita sila sa grasslands and even in residential urban areas. Sa tingin ko, parang nagne-nest yung Crested Myna dun sa electric pole. Madala siyang nesting material, oh. Palagay ko nga. Yan natin. Oh,
May dala-dala siyang butiki. Oo nga. So, papakain siguro niya sa mga inakay niya. May nest nga siguro siya dyan. So, alis na tayo dito. We might be disturbing the nest by staying too long. Oh, ito na lang tingnan natin, no? May white-breasted wood swallow dun sa electric wire. So, yung white-breasted wood swallow, they're strong and graceful flyers, no? Catching insects on the wing. At ang local name niya ay Gitgit. After their bird call, pero dahil madalas din sila nagigitgitan, usually in the morning. Ayan, no? Nakikita mo, nagpa-preen sila, nagsisiksikan sila kahit ang luwag-luwag ng perch. So, they're very sociable, but they can also be very territorial. Saka hinahabol talaga nila, dinadive bomb nila kahit malalaking ipon. Mabilis kasi silang lumipad, hindi naman sila nahahabol. Minsan kahit uwak. Uwak o kahit yung mga raptors, no, ina-atake nila. Okay. Sige, balik naman tayo sa garden ulit. Ayun na yun, no? Merong maliit na ibon din sa kabalyero. Oh, small yellow bird. It's a jirigoni. Golden belly jirigoni. So, very distinctive yung kanyang call. Ang lakas-lakas, kahit na maliit na ibon. At usually, ang likot-likot niya. Oo, gustong-gusto niyang naghahanap ng mga insekto sa mga dahon-dahon. So, it's very active. Kaya siya mahirap i-video. Picture na lang. Oyo, tingnan mo dun sa bird bath. Nandun yung mga Asian glossy starling. Ganda. Kitang-kita yung kanilang pagka-glossy, no? So, glossy, black or greenish feathers, lalo na kapag tinatamaan ng araw. Tapos tingnan mo yung mga mata nila, no? Really blood red eyes. Doon pala sila pumupunta, doon sa saging saba na hindi natin hinarvest. Buti na lang, magtira tayo para sa mga ibon. Kahapon yung mga yellow-vented bulbul yung nandyan. Ang ingay nga nila, eh, no? Naririnig mo yung sharp metallic calls? Alam mo, minsan nakikita ko yung mga yan along EDSA sa taas ng electric poles, laka sa mga billboard. Minsan ang dami-dami nila, malalaking flock. Ayan, oh, may bata pa yung may stripe sa dibdib. O, check naman natin yung rambutan. Baka nandun yung kulasisi. Ayun, meron nga. Nice one. Ayan, yung kulasisi or Philippine hanging parrot. So, kitang-kita naman natin, no, bakit sila tinawag na hanging parrot. So, nakabitin talaga siya habang kumakain. Sabi nga nung iba, kahit daw tulog, minsan nakalambitin pa rin sila. O, tas ang cute-cute nila pag naglalakad sila sa mga branches, hawak-hawak nila yung branches, nakakatuwang panoorin. Unfortunately, itong ating mga kulasisi, sila ay biktima ng illegal wildlife trade, no? So, merong mga masasamang tao na nanguhuli sa kanila at makikita nyo sila binibenta sa nakakulong sa maliit na basket na kulungan sa kalsada at sa mga simbahan, no? Wag na wag yung bibilihin. Oo, kawawa naman sila. Ang gaganda pa naman nila, di ba? Bukod sa bawal manghuli ng kahit anong wildlife, Maritime Republic Act 9147 tungkol dito. Mas maganda syempre silang tinitignan, di ba, na free and wild. Yep. Mas maganda silang i-enjoy in their natural habitat, observing their natural behaviors. Ako, ang tagal na ng ating speed birding. Pero imagine mo, nakakita na tayo ng 15 species ng ibon. Pero sa lagay na yon, madami pa tayong hindi nakita na usually nakikita natin. Oo nga, no, hindi tayo nakakita ng uwak. As usually, nandyan lang sila tumatawag. Uwak, uwak, uwak. O, tsaka yung mga ibang birds na madalas na nasa canopy lang kaya hindi masyadong napapansin. Tulad nung pied thriller, yung very elegant black and white bird. Tapos itong mga cute na lowland white eye na marami sila usually. Hindi rin tayo nakakita na masyado ng mga mabibilis lumilipad, no? Yung strong flyers like the Pacific swallow. Usually naka-perch lang yun sa mga electric wires o sa taas ng mga antena o sa mga bubong ng bahay or building. O, kanina actually ang daming lumilipad na gray-rumped swiftlet. Ito yung mga tinatawag na balinsasayaw or layang-layang. So, lipad lang sila ng lipad. Halos hindi sila dumadapo. Nanghuhuli actually sila ng insects habang naglilipad sila. Hindi rin natin na-check yung mga creek area. Oo, if you happen to live near a body of water like a canal, a lake, a river, or a pond, you can check out the banks or the floating vegetation for little egrets or black-crowned night herons. Paminsan-minsan, meron din mga tikling or barred rail, no? So, kumakain sila sa wetlands. Pero usually, they're very shy, no? Mahihiyain sila. But if they're around, you can hear them calling.
Tapos, if you work or live near a tall communications tower or high-rise building, check it out. You might be lucky enough to have a migratory peregrine falcon visiting. So, baka nagpo-perch siya dun sa mga matataas na ito. So, itong peregrine falcon ay bird of prey or raptor, no? At nagsasurvey siya sa mga urban areas for their food from high vantage points, no? Nagahanap sila ng mga pigeons and other birds na pwede nilang kainin. Very majestic. Yes. So yun, mga hindi natin nakita yon. Pero nandiyan rin sila. We hope we were able to share with you some common urban birds and the joys of birding. Cities are not usually associated with wildlife, but the green and blue spaces in the city can hold a lot of surprises for us to discover. The presence of different birds in urban areas can be a testimony to the quality of the environment. And birds contribute to the quality of our lives by performing services like pollination and pest control. They also contribute to our personal well-being by providing us spiritual and recreational benefits. Studies have shown that daily contact with nature can really enrich our lives. Watching birds where we live and work daily provides us opportunities to relax and detach from our gadgets and the daily stresses of our routines. Thanks for joining us in our virtual speed birding. Enjoy looking for the avian neighbors that you share your homes and your cities with. Happy birding!